Mercedes siya talaga? Ha? Eh, Mercedes, kahit na noon pa yan, ganun talaga ang trabaho niya. So, ganun talaga tinitignan sila sa Makati. Ganun talaga tinitignan niya kung sino. Hindi kagaya ng mga politiko dyan ng iba, ha? Na naalala lang kababayan nila pag malapit na mag-eleksyon. Correct. At pag lumapit sila sa Makati. Kaya nga, at pag lumapit pa ka pa sa namatayan ka na nga, bibigyan ka ng 50 pesos. Oh, eh, ano mabibili mo 50? Oh. Di biskotso, di mo nga makababili yun. Ang kape. Pwede sila ibigay ng tent. Ha? Yung tent, habang burol. Diba? Sa kalagay yung pangalan ng konsehal. Ito, pare, iba. Talagang walang problema. O, kailangan. Hindi mo na kailangan sabihin ng mayor, may sakit yung anak ko. Dahil sabihin niya, adan, di ka pumunta doon sa hospital natin. Tumatik na yan. Tumatik. Mayor, na dengue yung anak ko. Papagalitan ka pa, ba't yung pinacheck? Eh, libre naman check-up din. Makatimid pa yun. So, hindi na pala tayo dapat talagang nagugulat na nanalo talaga si Jenzo Marbina. Kaya, landslide si Jenzo sa Makati. Biro ng matatanda, hindi pwede sabihin ng matatanda, mayor, tulungan mo ako at kulang ang budget. Sabihin niya, libre naman ako sa sini. Yung may discount naman ako dyan. Kaya, nanalo ho yung mama. Kaya yung napuyat na sinasabi ni Martin Bicos na kagabi, dalawa o tatlo na balitaan ko na dinalaw niya ng mga patay. So, ibig sabihin, kahit nanalo na siya, hindi pa rin nagbabago yung routine niya. Hindi eh. Nakasanay niya yung gabi. Talagang umuwi siya gabi niya. Nagpunta siya roon. Kwentuhan pa. Lalo pa ngayon, nanalo siya. Di, puro kumusta. Eh, ang tanong niyan eh, kung siyempre, ngayong magiging VP na siya, mukhang madidiscontinue yung ganong practice. Ah, hindi niya pwede dalawin lahat ng patay din sa Pilipinas. Nahihirapan siya. Baka naman, ano, i-pick up ng mga anak niya yung tungkulin na yun. Eh, yun ang gagawin ng kanyang anak ni si Jun. Si Abby pa. So, dalawa na yung nandiyan. So, hindi mo pwedeng gamitin yung Jun ngayon sa ibang kontekst. Ay, gina. Okay, babalikan natin mamaya si Martin kasama si Vice President-elect Binay. Susunod din sa pool, ilang mga negosyante inalmahan ang 22 peso wage increase. Ilang manggagawa na nanganib masiba. Diyos ko po! At ang Taal Volcano, posibleng sumabog. What? Parang na ako ba sa ano pa? Huwag niyong gagalitin, likod. Hindi kanya kagulin, likod si Sean Yao. Magandang umaga, 6:70 na at dere-derecho pa rin ang balitaan dito sa Sapol. Patuloy ang pagdami ng mga Pinoy na nagugutom. Pero sa kabila nito, marami rin naman ang hindi nawawalan ng pag-asa. Sa Polizay Fenisa ang kwentong yan. Ang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Yan ay base sa huling data ng National Statistics Coordination Board. Dahil dyan, 4 sa 10 pamilyang Pinoy ang nagugutom at hindi raw nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero sa kaso ni Mang Porlo Obispo, pinili niyang hindi mapabilang sa mga numero yan. 12 anak ni Mang Porlo at kahit kapo sa pera, may pagmamalaki niyang napapakain niya ng sapat ang mga anak. Kuan naman ang among sitwasyon rito, yung hanap buhay namin, paunti-unti lang namin para makakain lang kami sa araw-araw. Mula sa pagkakarpintero, pagbebenta ng tuyo hanggang pagkakargador, tsinatsaga ni Mang Porlo. Pero isang malaking tulong din daw ang isinulong na Food for Work Project ng World Food Program para madagdagan ang budget niya sa pagkain araw-araw. Kapalit ng kanilang pagkukumpuni sa mga nasirang bahay at eskwela ng Bagyong Undoy, ay 10 kilong bigas kada araw. These people normally, they're spending approximately 75% of their household resources on food. It is more than a minimum wage received by a laborer, an employee. Balak ng World Food Program na paliwigin nila ang kanilang programa sa ibang lugar sa bansa. Sakali namang matapos na ang programa sa lugar nila Mang Porlo, tuloy lang ang pagkain niya para mabuhay ang pamilya. Zai Feniza, News 5. Hindi pa man tuluyang naibibigay sa mga manggagawa ang 22 pesos na wage increase, ilang mga negosyante na ang nag-aalboroto. Nagbanta pa ang mga ito na baka magtanggalan sa trabaho. May report si Michelle Orosa. Sapat na raw ang 22 pesos na aumento para sa manggagawang Pilipino ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pinag-aralan raw nito ang mga 40 proposal ng wage hike mula 18 pesos hanggang 75 pesos. At base sa kanilang komputasyon, sakto lang raw ang aumento para bawiin ang itinaas ng presyo ng bilihin mula 2008 kung kailan huling itinaas ang minimum wage. Malaki na raw ito dahil may iba pa namang benefits na natatanggap ang mga manggagawa. Kung tataasan pa ito, hindi na raw kakayanin ng mga negosyante. Yung 22 kasi, that will mean a 5.8% as additional cost to the employers. Pero gate ng Employers Confederation of the Philippines, 10 piso lang dapat ang itinaas ng basic pay, lalo't hindi pa nakakabangon ng ekonomiya mula sa krisis noong nakaraang taon. May babala pa ang ECOP sa anilay maling desisyon ng wage board. The only choice left to us is
ituloy namin ang kumpanya at magpalugi or magbawas ng empleyado or mag-retrench or isara ang kumpanya. Umaasa naman ang labor group na anak Pawis na maihahain ang 125 peso legislated wage hike bill sa susunod na kongreso. Hindi dapat tawagin na suntok sa buwan sapagkat karapatan po ng mga manggagawa natin ang isang yung makatarungan, substansyal at nakabubuhay na sahod. Pero ang mga tulad ng minimum wage earner na si Angelo, nagpapasalamat na rin daw sa katiting na aumentong natanggap. Sana mas mataas pa po sana yun, ma'am. Eh. Kaso kung yun lang talaga yung kaya ngayon, di okay na po yun, ma'am. Dagdag ano na rin yun. Papasokan na rin kasi kailangan natin mga pambaon-baon yan. Michelle Rosa, News 5. Nababagot na ang mga lolo at mga lola. Hindi pa rin kasi nila napapakinabangan ang Expanded Senior Citizens Act. Sa pool ni Faye Tobias ang balitang yan. Naiinip na sina Lolo Cornelio at Lolo Romeo na ma-enjoy ng buo ang 20% discount sa mga katulad nilang senior citizens, ang ma-exempt sa 12% VAT. Pebrero pa kasi pinirmahan ni Pangulong Arroyo ang Expanded Senior Citizens Act. Pero dahil wala pang implementing rules and regulations ang batas, hindi pa rin exempted ang magkumpare sa 12% VAT tuwing bumibili sila ng gamot. Kayo ni, ano lang, bali 8% lang ate. Malaking bagay kung 20% na i-implement na nila yun. Pero kung nasasabi ka mga senior citizens, ang mga may-ari naman ng butika, umaalma na sa hindi pa man naipatutupad na bagong batas. Ang maliliit na drugstores, tiyak daw natatamaan sa pagbibigay ng diskwento. Some will take the risk, hindi pa rin magbibigay ng diskwento. Which means, hindi na rin sila pupuntahan ng mga senior citizens. Zero VAT yung aming pagbili. May VAT and yet hindi mo maipasa. So doon pa lang talagang lugi na. Ang malalaking butika naman umaasa na lang sa burden sharing sa pagitan nila at ng drug manufacturers. Ang 5 to 10% daw kasi na ipinapatong nila sa presyo ng gamot na pupunta raw sa operational expenses ng kumpanya. Para talaga natitira sa amin, para less than 1% yung talaga ang tubo ng mga drugstore. So pagka bibigyan pa ng 20% discount, talagang nahihirapan kami. So bago matapos ang buwan, posibleng ilabas na ang IRR at saka pa lang mapakikinabangan ng tinatayang 5 milyong senior citizens ang benepisyo ng batas. Faye Tobias, News 5. Ngayong Hunyo, sineselebrate ang National Kidney Month. Pero ang masaklap na katotohanan, 2 Pinoy kada oras ang nagkakaroon ng end-stage renal disease. Ito ang kondisyon kung saan hindi na gumagana ang isang bato ng isang tao. Traidor ang sakit nito dahil kahit 20% na lang gumagana ang bato, wala pa rin sintomas na mararamdaman. Pangunahing sanhi ng ESRD ang pagkakaroon ng diabetes at hypertension. Panghabang buhay na itong sakit oras na tamaan ka at ang tanging solusyon ay kidney transplant na umaabot sa 1,000,000 piso ang gastos. Ang payo ng mga eksperto para makaiwas sa sakit nito, kontrolin ang hypertension o diabetes at magkaroon ng proper lifestyle at diet. Dapat din sumailalim sa kaunang medical exam. Nakataas ang alert level 2 sa paligid ng Taal Volcano. Simula noong April 26, marami-raming pagyanig na ng vulkan ang na-record ng PhilVolcs. Dumalas ang steaming activity ng Taal at uminit ang temperatura ng crater nito. Ito raw ang mga indikasyon na posibleng sumabog ang vulkan. Mapanganib ngayon ang mga lugar na malapit sa vulkan tulad ng Daang Kastila na paborito ng mga hiker. Yun, ingat kayo. Nandito sa bansa si dating US President at sikat na environmentalist na si Al Gore. Ang mensahe niya nasa report ni Eliza Zamora Solis. Exchange siyang pakay ni dating US Vice President Al Gore dito sa bansa. Isang updated Asian version ng kanyang dokumentaryong An Inconvenient Truth ang ibinahagi niya. Pinagbawalan ng media na makausap si Gore, pati pagkuha sa mismong speech.